Aba, may mukha pa pala siyang iharap sa atin pagkatapos ng ilang buwan niya na pagkawala. Ang kapal talaga ng mukha. Galit na tura ni Layla at napapailing na lamang. Ngunit bigla na lamang natahimik ang lahat nang pumasok ang kapulisan. Bit-bit ang isang kabaong kung saan nakahiga ang walang buhay na ina ni Layla na labis niyang kinamuhian sa mahabang panahon. Sa tingin ko para sa'yo to. Tura ng isang pulis kay Layla at iniabot ang isang sulat. Sulat na nakapagpaluha sa dalaga at ang nakalagay sa unahan ay, "I shall return." Kung bago ka pa lang sa channel na ito at Jane TV, huwag kalimutang pindutin ang notification bell and subscribe button. Sana po hindi naman malaking abala sa inyo ang pagpindot ng subscribe button dahil ang kapalit po nito ay ang pagsuporta para makapag-produce ng mga libreng stories sa mga channels ni Ate Jane. Maraming salamat! Ang pagmamahal ng isang magulang ay hindi matutumbasan ng kahit na anumang bagay dito sa mundo. Kung kaya't bago mahuli ang lahat, Layla! Tawagin mo na mga kapatid mo at si papa mo para sabay-sabay na natin na pagsaluhan itong kakaunting kanin siya katuyo. Tura ng ina ng dalaga. Sige po, mama. Teka, si papa po ata nasa bakuran pa naghuhukay ng tanim niya na kamote. Balak po ata niyang anihin ang mga kamote para maibenta sa bayan. Paliwanag ni Layla sa kanyang ina. Sige, tawagin mo na sila. Aba, ito talagang ama mo eh, hindi makatiis sa kanyang mga tanim. Mga bubot pa ata at kay liliit ng bunga. Baka nga ugat pa yung tanim niyang kamote na iyon eh. Teka, ako na tatawag sa ama mo. Tawagin mo na lamang sila Mia at Bruno para sa gayon ay sabay-sabay tayong kumain. Tura ng ina ni Layla sa kanila. Lumaki si Layla sa pamilyang isang kahig, isang tuka. Kapwa walang magandang trabaho ang kanyang mga magulang. At kapwa pagbubukid lamang ang trabaho ang alam ng mga ito. Si Layla ang bunso sa kanilang tatlong magkakapatid. Tatlong taong gulang pa lamang si Layla, ngunit danas na nito ang kahirapan. Ngunit masaya ito sa buhay na meron sila, dahil magkakasama naman sila at masayang nagmamahalan. Mahirap man ang buhay, hindi iyon alintana ni Layla, dahil alam nito na balang araw ay darating din ang kaginhawaan sa kanilang pamilya. Mabait, magalang at mapagmahal na anak si Layla. Kung kaya't ito ang itinuturing na kasiyahan ng pamilya dahil bukod sa pagiging masiyahin ay nakakakitaan din ng katalinuhan ng bata. Ate, kuya, kakain na daw po, sabi ni mama. Tura ni Layla sa kanyang mga nakakatandang kapatid. Sige, susunod na kami. Tura ni Bruno, ang panganay sa lahat. Ako din bunso, tapusin ko lang ang pagtutupi ko. Sagot naman ni Mia. Sige po, basta sumunod po kayo kaagad dahil masama pong pinaghihintay ang pagkain. Paalala ni Layla sa mga ito. Kahit na mahirap lamang ang buhay ng pamilya ni Layla, ay tinuruan sila ng kanilang mga magulang na magsikap sa buhay at pinag-aaral ang mga ito sa pampublikong paaralan kahit nahirap sa buhay at madalas ay pumapasok ang mga ito na baon lamang ay nilagang kamote. Masipag ang mga ito at may pangarap sa buhay. Ngunit si Layla ay isa lamang ang nais sa kanyang buhay. Iyon ay ang lumaki na kasamang buo ang kanyang pamilya. Matapos nga natawagin ni Layla ang kanyang mga kapatid, ay bumaba na ito para tumulong sa kanyang ina. Matapos ng ilang sandali, ay pinagsalusaluhan ng mga ito ang mga kakarampot na pagkain. Pasensya na kayo mga anak at kakaunti lamang ang pagkain na meron tayo. Hayaan niyo sa awa ng Diyos ay makakaraos din tayo. Wika ng ama ni Layla. Naho, si Papa naman nagdrama na naman. Masaya nga yung ganito eh, sakto lang ang pagkain. At least sama-sama tayo at walang sakit, yun pong mahalaga. Wika ng panganay na anak na si Bruno. Tama si Kuya Papa. At saka ang mahalaga, nagkaroon ng laman ang ating tiyan. Saka na po natin problemahin ang makakain mamaya. Tamang tubig muna. Nakangiting tura naman ni Mia. Mama, Papa, mahal ko kayo. Malambing natura ni Layla at natuwa naman ang pamilya. Ganun man ang buhay nila Layla, masaya sila dahil magkakasama sila ang hinaharap ang hamon ng buhay.
Ang mahalaga para sa kanila ay nabubuhay sila ng marangal at walang natatapakan na tao. Sa paglipas ng panahon, unti-unting lumaki si Lila at ngayon ay 5 taong gulang na at nag-aaral sa kindergarten. Mama, papasok na po kami. Wika ni Mia at nagpaalam ng 3 bata sa kanilang mga magulang. Mag-iingat kayo ha, at saka si Bunso, huwag niyong pababayaan. Tura ng kanilang ina sa kanila. Opo, mama, ako na pong bahala sa mga kapatid ko. Ihahatid ko muna sila sa kanilang mga silid-aralan bago ako magtungo sa sarili kong classroom. Wika ni Bruno at pinasan sa kanyang likuran ang bunsong kapatid na si Lila. O siya, mag-ingat kayo. Huwag kayong pupunta sa kung saan-saan, ha? Pagkatapos ng klase, uwi agad. Alam niyo naman na napakadelikado na ng panahon sa ngayon. Paalala ng kanilang ama sa kanila. Opo, Papa, alam na po namin yan. Nakangiting wika ni Lila sa kanyang mga magulang at nagpaalam na sa mga ito. Naglakad lamang ang magkakapatid patungo sa kanilang paaralan. May kalayuan ang eskwelahan nila Lila sa kanilang tahanan. Ngunit matyaga pa din ang magkakapatid na pumasok sa paaralan para lamang matupad ang kanilang pangarap na makapagtapos. Matapos ang ilang oras na paglalakad, ay nakarating na sa kanilang paaralan ang 3 magkakapatid. At si Lila ang unang inihatid ng kanyang 2 nakakatandang kapatid. Hintayin mo kami ha, tulad ng dati, huwag kang aalis na wala kami dito. Dito ka lang sa room mo, okay? Bili ni Bruno sa kanyang kapatid. Opo, kuya. Magalang na sagot ni Lila sa kanilang kuya at napaupo sa upuan na kanyang pwesto. Sige, alis na kami at ihahatid ko pa itong si Ate Mia mo. Tura ni Bruno at nagpaalam na mga ito. Inihatid na ni Bruno ang kapatid na si Mia at kagaya ng ibinili nito sa bunsong kapatid na si Lila ay iyon din ang sinabi niya sa kapatid na si Mia. Matapos na maihatid ang 2 kapatid ay dumiretso na sa kanyang silid-aralan si Bruno. Sa kabilang banda, si Lila naman ay ginawa ang kanyang best para lamang maging top sa klase dahil nais niya na matuwa ang kanyang pamilya sa kanya at masuklian ang paghihirap ng kanyang mga magulang balang araw. Uy, kamote girl! Tawag ng kaklase ni Lila sa kanya. Sa tuwing magre-resya sa mga ito ay palaging inaasar ng mga kapwa niya kamag-aral si Lila. Ngunit tinatawanan at pinipiloso po na lamang iyon ni Lila sa halip na makipag-away. Oh, bakit? Gusto niyo ba ng nilagang kamote? Madami akong dala. Masarap tong isaw-saw sa asukal. Gusto niyo, libre lang. Pero sa susunod may bayad na, 2 isa. Nakangiting wika ni Lila sa mga ito. Napakunot naman ang noon ng mga bata at nagbulong-bulungan. Sure ka? Masarap yan? Baka mamaya may lason pala yan. Paninigurado ng mga kaklase ni Lila. Gumiti naman si Lila at kumain ng baon na nilagang kamote. Sabi ko na nga ba, maku-curious din kayo sa lasa eh. Sige na, tikman nyo. Sa susunod may bayad na yan. Wika ni Lila at gumiti sa kanyang mga kamag-aral. Lumapit naman sa kanya ang kanyang mga kaklase at tinikman ang pagkain na baon ng bata. Wow, masarap! Malinamnam nga, pengi pa! Tura ng isa sa mga kamag-aral ni Lila. Oops, 1 tikim lang, mauubos yan eh. Bayad muna. Nakangiting wika ni Lila at nakalahad pang palad. Sige, 2 lang naman eh. Tura ng kamag-aral ni Lila at napangiti ang batang si Lila. Matapos ang kanilang recess, ay nagsabi pang mga ito na magdala ng marami at bibili pa sila sa bata. Labis naman ang tuwa ni Lila dahil kahit papaano ay may pera siyang ibibigay sa kanyang mga magulang. Oh, Lila, tara na! Naubos mo bang baon mo? Tanong ni Mia kay Lila. Sinundo nila si Lila sa silid nito. Masayang umiti si Lila sa kanyang kuya at ate. Ubos na ubos! At may pera pa akong ibibigay kila mama at papa. Nakangising wika ni Lila at ipinakita ang 50 pesos na puro barya. Paano ka nakakuha ng pera? Ninakaw mo ba yan? Lila, ibalik mo yan sa may-ari. Mabilis na tura ni Mia sa kapatid. Hep hep! Hindi ko to ninakaw, Ate Mia. Nagbenta ako ng kamote sa mga kaklasiko. Kung dati inaasar nila ako na kamote girl, ngayon gusto na nilang kamote ko.
Nakangiting pagkukwento ni Layla sa kanyang mga kapatid. Napailing naman ang dalawang kapatid ni Layla, ngunit natuwa dahil sa pagiging mautak ng kapatid. Pagdating sa tahanan ay masayang ibinalita ni Layla ang kanyang ginawa sa paaralan at ibinigay ang kinita sa kanyang mga magulang. Nako, itabi mo yan anak, dahil ikaw ang naghirap dyan, tura ng kanilang ina. Mama, ibili mo na lang po yan ng bigas natin para po makakain tayo. At yung iba po ay asukal para sa kamote. May naisip ako, Mama, Papa. Bakit hindi po kayo gumawa ng kamoting barbecue? O kaya naman ay suman. Panigurado po ay papatok yun sa eskwela. So is ni Layla sa kanyang mga magulang. Oo nga, no, Ma. Bakit din natin gawin yung naisip ni Bunso? Tapos ibibenta namin sa eskwelahan. Papaalam lang kami sa principal para naman pwedeng ipwesto sa kantin namin. Wika ni Bruno at doon na nagka-ideya ang pamilya. Nag-umpisang anihin ang kanilang ama ang lahat ng kanilang tanim na kamote upang mapalitan na ng bagong bunga. Tulong-tulong ang pamilya sa paggawa ng kanilang produkto at inabot ito ng mga madaling araw. Sige na, matulog na kayo at may pasok pa kayo bukas. Kami na dito ng papa ninyo ang bahala. Tura ng ina nila Layla. Natulog na nga ang tatlong magkakapatid dahil sa antok na nararamdaman. Matapos nun, kinabukasan, ay excited si Layla na ibenta sa kanyang mga kamag-aral ang kanilang produkto. Pagdating ng oras ng deses ay pinagtumpukan si Layla at naghihintay sa kanyang paninda. Oh, Layla, dala mo na ba? Tanong ng mga kamag-aral ni Layla sa kanya. Wala akong dala tulad ng kahapon eh. Pero meron akong suma na benta at saka kamoteng barbecue. Mas masarap to, 10 lang. Nakangiting tura ni Layla at inilabas ang daladalang paninda. Wala bang free taste? Tanong ng mga ito. Siyempre meron. Nakangising wika ni Layla at pinatikim sa mga kamag-aral ang daladalang extra. Bibili ako. Ako din, dalawa. Ako tig-isa sa suman tapos kamoteng barbecue. Ilan lamang yan sa mga sinambit ng kamag-aral ni Layla. Naging mabenta sa kanilang paaralan ang pagkain na tinitinda ng mga ito. At kahit papaano ay natugunan nun ang kanilang pangangailangan sa buhay. Nakakain na sila sa tamang oras, bagamat puro isda at dilata ang kanilang ulam, ay masaya pa din ang mga ito. Ang galing talaga ng ideya ni Bunso, grabe ang benta sa school. Masayang tura ni Bruno at pinisilang pisngi ng kanyang bunsong kapatid. Sus, naisip ko lang naman yon. Nakangiting wika ni Layla at kumandong sa kanyang ina. Antalino talaga ni Bunso. Kita mo yon, naisip niya mga bagay na yon. Samantalang tayo, hindi natin naisip yon. Tura ni Mia at pinuri ang kanyang kapatid. Kahit papaano, ay natutugunan ng kanilang pagtitinda ang kanilang pangangailangan sa araw-araw. Yun nga lang, hindi sa lahat ng oras. Ayon sa iyo ang tadhana. Sumapit ang tag-ulan sa lugar nila Layla at lahat ng kanilang tanim ay nasira ng bagyo. Naging malungkot ang pamilya dahil balik na naman sila sa umpisa. Kaya po natin ito basta sama-sama lang, wika ni Layla. Dahil nga nasira ang kanilang mga pananim ay nahinto sa pagtitinda sila Layla at doon naman umusbong ang iba't ibang produkto katulad ng kanila. Kaya't nawala na ng pag-asa ang kanyang pamilya na makakaahon pang muli. Mahirap man ang buhay, ay sinika pa din nila na sumunod sa agos ng buhay at hindi inalintana ang masamang pangyayari. Hanggang sa isang araw ay dumating ang ina ni Layla na nakangiti, na tila ba sayang-saya. Mahal, ang saya-saya mo ata, tara ng asawa nito. Mahal, si Maring Corazon pupunta sa ibang bansa at niyayaya niya ako na sumama sa kanya. At magtrabaho doon bilang OFW. Ito nang sagot sa ating kahirapan. Magiliw na wika nito sa kanyang pamilya. Aalis ka? Iiwan mo kami? Matamlay na tanong ng asawa nito. Oo, yun ang kailangan eh. Tsaka diba nga malaki ang kita sa ibang bansa, hindi na tayo mahihirapan sa gastusin dito sa bahay. Tura nito, ngunit tila ba hindi sang-ayon ng pamilya sa kanyang paraan. Hindi nga po tayo mahihirapan, malayo ka naman sa amin. Tura ng panganay na anak na si Bruno.
Mga anak, kapag nasa ibang bansa na ako, maipapaayos na natin ang bahay natin. Makakabili na kayo ng mga gusto nyo. Tsaka 2 taon lang naman ang kontratang kukunin ko. Paliwanag nito sa kanyang pamilya. Bagamat may pag-aalinlangan sa mga ito, kalaunan ay pumayag din ang pamilya sa pag-iibang bansa ng ilaw ng tahanan. Hindi naman nagreklamo o nainis si Lila sa kanyang ina at inunawa ang sitwasyon. Makaraan ng ilang linggong pag-aasikaso ay tuluyan ang lumisan sa kanilang tahanan ang ina ni Lila at nakipagsapalaran sa ibang bansa. Ngunit ang inaasam na magandang trabaho ay hindi natamo ng ina ni Lila. Naiwan nito sa Maynila dahil nagkaproblema ang passport nito, kung kaya't walang nagawa ang babae kung hindi makipagsapalaran sa Manila at ilihim sa kanyang pamilya ang kanyang sitwasyon. Namasukan ito sa Maynila bilang katulong at maayos naman ang pakikitungo sa kanya ng mga amo at nakakapagpadala ito sa kanyang pamilya sa probinsya. Mama, miss ka na namin! Masayang wika ni Lila sa kanyang ina at ipinakita pa ang kanyang medalya na nakuha. Mapait na napangiti ang babae. Miss na miss ko na din kayo! Wika nito sa kanyang pamilya. Palaging nagvi-video call ito sa kanyang pamilya upang kamustahin ang mga ito. Kamusta ka naman dyan, mahal? Hindi ka ba hirap? Tanong ng asawa nito sa kanya. Hindi naman, at saka mabait ang mga amo ko. Wika nito sa kanyang asawa. Mama, salamat po sa cellphone na pinadala mo sa akin ha. Nagagamit ko na po siya sa online class. Masayang tura ni Bruno at ipinakita pa ang cellphone sa ina. Ingatan mo yan ha. O sige na, mamaya na lang at kailangan ko na mag-asikaso dito. At saka nga pala, ingat kayo dyan ha. Masayang wika nito sa kanyang pamilya. Ikaw din dyan mahal. Huwag mong pababayaan ang iyong sarili. Lalo na't pag-isa ka lamang dyan. Mahirap na kapag nagkasakit ka. Wala kami dyan sa tabi mo para alagaan ka. Tura nito sa kanyang asawa. Oo naman. Sige na, ingat kayo. Tura ng babae at saka pinatay ang tawag. Matapos na makausap ang pamilya, ay napahagulgol na lamang ito dahil sa pangungulila sa kanyang pamilya. Hindi ito sanay na gano'n ang kalayo niya sa kanyang pamilya. Ngunit dahil nais nito na maiahon ang pamilya sa kahirapan, ay tiniis nito ang lahat. Sa paglipas ng panahon, ay unti-unting nasanay din ito na malayo sa kanyang pamilya. Mama, 1 taon na nakakalipas, malapit ka na pong umuwi. Sana sa kaarawan ko makauwi ka po. Tura ni Lila sa kanyang ina. Oo naman anak, makakauwi ako dyan sa birthday ng bunso ko. Masayang tura nito sa kanyang anak. Labis naman ang sayang na darama ni Lila dahil nangungulila na ito sa kanyang ina. Sobrang miss na nito ang ina, kung kaya't hindi na ito makapaghintay na mahagka ng ina. Unti-unting natugunan ang mga pangangailangan nila sa probinsya. Nakabili na ng tricycle ang asawa nito at kinagamit sa pagpapasada upang makatulong sa gastusin. Naipagawa na din ng mga ito ang kanilang tahanan at para sa pamilya ay sapat na iyon kung kaya't pinauuwi na nila ang ilaw ng kanilang tahanan. Hanggang sa 1 araw ay nakilala ng babae ang kapitbahay na naghahanap ng tutungo sa ibang bansa. Di ba pupunta ka sa ibang bansa? Yung kapatid ng amo ng kapatid ko naghahanap ng katulong. Baka gusto mong sumama? Tura ng babae. Sige ba? Masayang wika ng ina ni Lila at 1 araw nga lang ay lumipad na ito patungo sa ibang bansa at doon naman nakipagsapalaran. Naging maayos naman ang pagtatrabaho ng ina ni Lila sa bagong amo nito sa ibang bansa. Mama, top 1 ako sa klase! Magiliw na wika ni Lila sa kanyang ina. Mabuti naman anak kung ganun. Kapag dumating si mama dyan sa birthday mo, bibilangin natin yan ha? Wika nito sa kanyang anak. Mahal, kailan ka ba uuwi? Malapit ng kaarawan ni bunso ah. Wika ng ama ni Lila. Eh magpapaalam pa ako sa amo ko eh. Hindi pa kasi tapos ang kontrata ko, baka hindi ako paalisin pero makikiusap ako.
Paliwanag nito sa kanyang asawa. Ganun ba? Mag-ingat ka dyan ah. Uso pa naman ngayon ang sinasaktan ng mga katulong. Wika ng asawa nito. Mabait naman ang amo ko. O siya, mamaya na lang, nandito na mga amo ko. Bye-bye, ingat kayo. Tura ng ina ni Layla at kaagad na pinatay ang tawag. Yaya, where are you? Sigaw ng amo ng ina ni Layla at nagkukumahog ito na magtungo sa kanyang amo. Yes, madam. Magalang na tura ng babae at nakayuko sa amo. This is your salary for this month. I want you to renew your contract after this year. Wika ng amo na babae. Napakapot naman sa kanyang ulo ang babae at hindi malaman kung paano magpapaalam sa kanyang amo. Madam, can I go home this month? My youngest daughter is celebrating her 7th birthday. Can I go home and back here as soon as possible? Tura ng babae. What? Are you saying you want to go back to the Philippines? No, I won't allow you. Sigaw nito at nagalit sa ina ni Layla. Please, madam, I'm begging you. Please, I want to go home. Please let me. Pakiusap nito sa amo. Ngunit hinatak lamang nito ang kanyang buhok at saka dinala sa isang silid at doon na ikinulong. You're not going home! Sigaw ng amo nito at kinuha ang kanyang cellphone maging ang kanyang passport. Napatangis na lamang ito dahil sa sakit na natamo at ang pag-aalala na baka hindi na siya muli makauwi sa kanyang pamilya. Labis na takot at pangamba ang nararamdaman ng babae at iniisip na nito ang kanyang pamilya. Patawad, bunso. Hindi ako makakauwi. Pagtangis nito. Sa kabilang banda, sumapit ng 7th kaarawan ni Layla at umaasa ito na makakarating ang kanyang ina gaya ng pinangako nito sa kanya. Ngunit hindi ito dumating. Papa, tinawagan mo na ba si Mama? Pagtatanong ni Layla sa kanyang ama. Hindi nga sumasagot anak eh. Mag-iisang linggo na simula nang huli siyang tumawag. Wika ng ama ni Layla at nalungkot naman ang bata. Hindi makapaniwala si Layla na hindi natupad ng kanyang ina ang pangako nito sa kanya. Simula ng araw na yon, ay hindi na muling umasa pa si Layla na makakasamang muli ang kanyang ina at nagtanim ito ng sama ng loob sa kanyang ina. Patuloy pa din ang pagpapadala ng kanilang ina sa kanya. At makalipas ang isang taon, ay muling nakausap nila ang ilaw ng tahanan sa video call. Malaki na ang pinagbago ng pangangatawan nito at tila ba nangayayat ito. Mahal, ang payat-payat mo na. Ano bang nangyari sa'yo? At bakit ang tagal mong walang paramdam? Tura ng ama ni Layla. Si Bunso, nasan? Gusto ko siyang makita. Pasensya na't hindi ako nakauwi kagaya ng pinangako ko sa kanya. Pero sa debo niya pangako, uuwi na talaga ako. Tura nito na tila ba nilihis ang usapan. Naku mahal, wala dito si Layla, nasa school pa. Tura ng ama ni Layla. Nalungkot naman ang babae dahil alam niya na nagtampo sa kanya ang anak. Kung kaya't inunawa niya na lamang ito. Kamo, babawi na lang ako sa inyo. Baka hindi muna ako makakatawag sa inyo. Mahigpit kasi ang amo ko. Tura ng ina ni Layla na tila ba namamaalam na sa kanyang pamilya. May problema ba, mahal? Magsabi ka lang sa amin. Huwag mong sarilinin ang problema mo. Tura ng asawa nito at ngumiti lamang ang babae. Huwag niyo akong alalahanin pa. Dahil ayos lang naman ako. Palagi kayo mag-iingat ha. Kayo nang bahala kay Bunso na magpaliwanag. Pasabi na din sa kanya na mahal ko siya. Wika nito at saka pinatay ang tawag. Hindi pa man nakakasagot ang pamilya nito ay pinatay na ang tawag dahil bigla na lamang inagaw ng amo nito ang kanyang cellphone. Who said you're allowed to use cellphone? Galit na tanong ng amo nito at isang sampa lang natamo ng ina ni Layla mula sa malupit na amo. Sobrang paghihirap ang tiniis ni Layla sa ibang bansa, makapagpadala lamang ng malaking pera sa kanyang pamilya sa Pilipinas. Walang kaalam-alamang mga ito na labis-labis na pala ang paghihirap ng kanilang ina sa ibang bansa. Samantalang si Layla naman ay malayo pa din ang loob sa kanyang ina
at nagtatampo pa din ito dahil hindi nito natupad ang pangakong kaniyang sinambit sa dalaga. Lumipas ang panahon, tuluyang hindi nakauwi ang ina ni Lila sa kanyang pamilya at patuloy itong minamaltrato at sinasaktan ng malupit na amo. Palagi lamang itong nakakulong sa tahanan ng amo at hindi pinahahawak ng kahit anong gadget sa takot na baka magsumbong ito sa pamilya. Ngunit tuloy-tuloy pa din ang padala ng amo nito sa pamilya upang hindi makahalata ang pamilya nito. Sa paglipas ng panahon, lalong napuot si Lila sa kanyang ina at wala itong pakialam sa mga bagay na pinapadala ng kanyang ina. Hanggang sa lumipas ang 15 taon, hindi pa din nakakauwi ang ina ni Lila at natigil na din ang pagpapadala nito sa kanila. Nag-aalala na ako sa mama ninyo. Baka na paano na yon? Nag-aalala ng wika ng ama ni Lila sa kanyang mga anak. Nakatapos na sa pag-aaral ang 2 kapatid ni Lila at siya na lamang ang pinag-aaral ng kanyang mga magulang. Kamo, baka may pamilya na sa ibang bansa. Eh karaniwan ganyan naman ang ginagawa ng mga nagpupunta sa ibang bansa, hindi ba? Singit ni Lila na tila ba ang babaw ng tingin nito sa kanyang ina. Lila! Huwag mo na mo sabihin yan. Mahal tayo ni Mama. Kaya nga nagsakripisyo siya para sa atin, di ba? Tura ni Mia sa kapatid. Talaga ba? Eh sa tagal na panahon, hindi na siya umuwi. Nangako siya na uuwi, pero anong nangyari? Puro siya dahilan. Hindi niyo ako masisisi kung bakit ganito ang naiisip ko sa kanya. Magdedebo na ako, oh. Pero wala pa din siyang paramdam. Aasa na lang ba tayo sa puro niya pangako? 15 taon ang lumipas, pero nasan siya? Tura ni Lila at mararamdaman sa kanyang mga sinambit. Alam namin na masama ang loob mo kay Mama, pero hindi naman yun ang dahilan para husgahan mo si Mama. Tura ni Bruno, ngunit mapait lamang nang umiti si Lila. Bahala kayo kung umaasa pa kayong babalik pa siya. Tura ni Lila at umalis sa kanilang tahanan. Labis na ang pag-aalala ng pamilya ni Lila sa kanyang ina. Ngunit si Lila ay masaba pa din ang loob sa kanyang ina na hindi man lang niya alam ang tunay na dahilan kung bakit naging ganon ang kanyang ina. Sa pag-aalala ay nagtungo na ang ama ni Lila sa gobyerno upang magpatulong sa nawawalang asawa. Makalipas ang 1 linggo ay nakita ni Lila ang kumare ng kanyang ina na nag-aya sa mahal niyang ina na magtungo sa ibang bansa. Lila, ikaw na ba yan? Aba, dalaga ka na. Kamusta kayo? Ang mama mo, bumalik ba siya sa inyo? Tura ng babae at napakunot naman ang noo ni Lila. Anong ibig mong sabihin? Ang mama ko hinahanap mo? Eh di ba kayo magkasama? Di ba dapat sa'yo namin siya hanapin? Mataray na wika ni Lila sa ginang. Sakto naman ang dating ng ama ng dalaga. Corazon, anong balita? Bakit hindi namin makontak ang asawa ko? 15 taon na, magdedebo na nga itong bunso namin. Wala pa din kaming balita sa kanya. Hindi na din siya nagpapadala. May nangyari ba sa asawa ko? Pagtatanong ng ama ni Lila sa ginang. Hindi ba nabanggit sa inyo ng asawa mo na hindi siya natuloy sa abroad dahil nagkaroon ng problema sa kanyang passport? Nagtrabaho siya sa Maynila bilang katulong. Teka, ibibigay ko sa inyo ang numero ng amo niya sa Maynila. Sila ang tanungin ninyo. Baka magkaroon ng kasagutan ng inyong mga tanong. Paliwanag ng babae at natahimik naman si Lila maging ang ama nito. Salamat, Corazon. Wika ng ama ni Lila at kaagad na tinawagan ng amo ng asawa sa Maynila. Sino sila? Bungad ng isang babae. Ako pong asawa ng dati ninyong katulong. Nandyan po ba siya? Tanong ng ama ni Lila mula sa kabilang linya. Ah, yung probinsyana ba? Nako, matagal nang wala sa amin ang asawa mo. Nagtungo siya sa ibang bansa. Matagal na taon ang nakalilipas. Bakit, may nangyari ba? Tanong ng babae. Eh, 15 taon na kasi siyang walang paramdam sa amin, itawag, wala eh. Wika ng ama ni Lila.
Nako, i-report nyo yan sa pulisya. Dahil yung kaibigan ng asawa mo na nag-aya sa kanya sa ibang bansa, umuwi na bangkay sa kanyang pamilya. Wika nito at nanlamig ang buong katawan ng ama ni Layla. Ganun po ba? Maraming salamat po. Wika nito at kapwa na tahimik ang mga ito. Papa, paano kung may nangyaring masama kay mama sa ibang bansa kaya hindi siya nakakatawag sa atin? Papa, ano po bang sabi ng gobyerno? Naiiyak na wika ni Mia. Huwag na muna tayong mag-isip ng masama. Hayaan niyo at gagawa ko ng paraan para mahanap ang nanay ninyo. Kung buhay man siya at may ibang pamilya, mas okay na lang yun. Kesa naman umuwi siya sa atin ng malamig na bangkay. Malungkot na turan ng ama ni Layla. Kaagad na pinarating ng pamilya ang kanilang nalaman sa gobyerno. At kaagad naman na nagsikilo sa mga ito at inalam nga ang tunay na nangyari. Inimbestigahan din ng pulisya ang kaso ng kapwa OFW ng ina ni Layla na namatay. Sa puso ni Layla ay nais niyang maniwala na may iba ng pamilya ang kanyang ina, kung kaya't hindi ito umuwi sa kanila. Masama ang loob ni Layla sa kanyang ina at kailanman ay hindi iyon mapapawi hanggat hindi niya alam ang katotohanan. Puot at galit ang nadarama ni Layla sa kanyang ina. Samantalang hindi niya ito binigyan ng pagkakataon para magpaliwanag sa kanya. Mahirap intindihin ang sitwasyon ng isang tao, lalo na't hindi mo alam kung ano ang tunay na dahilan kung bakit hindi natupad ang bagay na ipinangako. Labis na nasaktan si Layla dahil ang 2 taon na sinabi nito ay umabot na ng 1 taon. Layla, bakit ba galit na galit ka kay mama? Tanong ni Mia sa bunsong kapatid. Masisisi niyo ba ako? Turan ni Layla at bakas sa mga mata nito ang lungkot at pangungulila sa isang ina. Ginawa lang naman ni mama yon para sa atin, di ba? Paliwanag ng kuya nitong si Bruno. Eh sana nga nagsabi siya na hindi siya makakauwi ng ganong araw. Sana hindi siya nangako kung hindi man niyan tutuparin. Kasalanan ko ba na maramdaman na parang may kulang sa akin? Kasalanan ko ba na magalit dahil umasa ako na sa kaarawan ko uuwi siya? Ngayon nangako siya sa akin na darating sa debo ko pero nasan siya? Hindi ba nawawala na parang bula? Hindi niyo ako masisisi kung ganun ang mararamdaman ko. Ang hirap-hirap sa loob ko. Naiinis din naman ako sa sarili ko kasi wala naman ako magawa para sa pamilyang to. Kung sana, noon pa lang hindi na tayo pumayag. Hindi na sana hahantong sa ganito ang lahat. Naluluhang paliwanag ni Layla at dama sa bawat salitang binitawan nito ang hinanakit sa kanyang puso. Sa totoo lamang ay naiinis din si Layla sa kanyang sarili dahil hindi niya mapigilan na hindi magalit. Naiinis siya at gusto na lamang niyang paniwalaan na may pamilya na ang kanyang ina. Ngunit may parte ng puso niya ang umaasang balang araw darating ang tamang panahon na muli niyang mahahagka ng ina, ngunit sa kanilang sitwasyon ngayon ay tila ba malambong mangyari ang lahat ng kanyang iniisip. Nadama ng 2 kapatid ni Layla ang sakit na ikinukubli ng dalaga at hindi din naman nila ito masisisi. Lalo na sa simula't sa pol ay makiina ang kanilang bunsong kapatid kaya hindi nila mapipigilan na masaktan ito at magalit sa kanyang ina dahil hindi nito natupad ang ipinangako. Ngunit inintindi ng mga ito ang sitwasyon ng kanilang ina na hindi naman maunawaan ni Layla dahil puot at galit ang namumutawi sa puso ng kanilang nakababatang kapatid na si Layla. Matapos ang pag-uusap na iyon, ay naging abala na ang mga ito sa paghahanda para sa kaarawan ni Layla. Bagamat wala pa din balita tungkol sa kanilang ina, ay umaasa ang mga ito na uuwi muli sa kanilang mahal na ina na matagal nang nawalay sa kanila. Layla, ganap na dalaga ka na. Wika ni Mia sa kapatid. Ang bunso namin ay dalaga na. Dati kinakarga lang kita eh. Wika ni Bruno at gumiti sa kanyang bunsong kapatid. Shh! Ang dami niyo namang alam. Huwag nga kayong madrama. Ako pa din naman ang pinakamaganda niyong bunso. Pagbibiro ni Layla. Sus, mas maganda pa din ako sa inyo.
wika ni Mia at ngumiti pa. Para bang nanumbalik ang dating sigla ni Layla sa kaarawan niya. Ngunit may parte sa puso niya ang tila ba kulang. Sayang wala si Mama sa kaarawan mo ngayon. Siya pa naman ang nagplano nitong lahat at pinag-ipunan niya to para maging memorable sa'yo. Turan ni Bruno at bahagyang nalungkot. Tila maiiyak naman si Layla dahil hindi na naman tinupad ng kanilang ina ang pangako nito sa kanila. Hindi na naman niya tinupad. Bulong ni Layla at nalungkot na lamang. Kahit nagalit ito sa kanyang ina, umaasa pa din ito na makikita niya ang ina. Hindi pa naman tapos ang araw, maaga pa. Malay mo bigla na lang dumating si Mama. Pagpapakalma ni Mia sa mga ito. Ayoko na umasa ate. Wika ni Layla at mapait na napangiti. Ayos lang yan. Masakit talaga pero darating talaga sa punto na kailangan natin harapin ang sakit na yon. Wika ng mga kapatid ni Layla. Matapos ang pag-uusap na yon ay nag-umpisa na ang kaarawan ni Layla at sobrang saya ang kanyang nadarama ngunit may kulang pa din talaga. Nang matapos na ang huling sayaw ni Layla sa kanyang ama ay biglang dumating ang kapulisan. Sir, may balita na po ba kayo sa asawa ko? Tura ng ama ni Layla at lahat ay nasa kanila ang tingin. Kasama na po namin siya. Tura ng pulis at napangiti naman ang ama ni Layla. Nandito na si mama ninyo. Maluhaluhang wika ng ama ni Layla. Aba, may mukha pa pala siyang ihaharap sa atin pagkatapos ng ilang buwan niya na pagkawala. Ang kapal talaga ng mukha. Galit na tura ni Layla at napapailing na lamang. Ngunit bigla na lamang natahimik ang lahat nang pumasok ang kapulisan bitbit ang isang kabaong kung saan nakahiga ang walang buhay na ina ni Layla na labis niyang kinamuhian sa mahabang panahon. Sa tingin ko para sa'yo to? Tura ng isang pulis kay Layla at iniabot ang isang sulat. Sulat na nakapagbaluha sa dalaga at ang nakalagay sa unahan, I shall return. Mama! Umiiyak na wika ni Mia at niyakap ang kabaong ng kanilang ina. Tila ba isang masamang panaginip ang nangyari? Tinupad mo ang iyong pangako. Pero heto ka. Malamig na bangkay na. Umiiyak na tura ni Layla at labis ang pagtangis nito at hindi magawang matingnan ang kabaong ng kanilang ina. Ang dapat na masayang kaarawan para kay Layla ay naging isang bangungot. Hindi matanggap ni Layla ang nangyari sa kanilang ina. Ang ina pala nila ay pinatay sa ibang bansa nang magpumilit ito na tumakas at makauwi lamang sa kanyang pamilya sa Pilipinas. Nakasaad sa sulat kung gaano kamahal nito si Layla at labis ang paghingi nito ng tawad. Naliwanagan naman si Layla sa lahat at nagsisisi na hindi man lang niya nagawang pakinggan noon ang kanyang ina. Sa paglipas ng panahon ay daladala ni Layla ang alaalang iyon at ginawang inspirasyon ng pagkawala ng kanyang ina. Naging isang magaling na prosecutor si Layla at binuksan ang kaso ng kanyang ina at napanagot ang salarin sa pagkawala ng mahal niyang ina. Sa kasalukuyan ay namuhay si Layla bitbitang nakaraan at tumutulong sa kanyang kapwa na mabigyan ng hustisya. Huli man na bago na unawaan ni Layla ang tunay na dahilan ng kanyang ina, pinagsisisihan niya iyon at ginawa ang kanyang makakaya, mabigyan lamang ng hustisya ang namayapang ina. Ngayon ay namuhay si Layla kapiling ang kanyang pamilya at palagi nitong sinasambit sa lahat ang kanyang natutunan mula sa nakaraan. Palaging sinisikap ng mga ina na gawin kung ano ang nagpapasaya sa kanilang mga anak at nagbibigay sa kanila ng pinakamagandang buhay na posible. At ang mga bata ay laging tumitingin sa kanilang ina kapag may kailangan sila. Ang isang ina ang pinakamatalik nating kaibigan na meron tayo. Kapag ang mga pagsubok, mabigat at biglaan na dumadating sa atin, mananatili siya sa ating tabi at magsisikap sa pamamagitan ng kanyang mabubuting mga tuntunin at payo upang mawala ang mga ulap ng kadiliman at gawing bumalik ang kapayapaan sa ating mga puso.
Ang mga braso ng isang ina ay gawa sa lambingan at ang mga bata ay mahimbing na nakakatulog sa kanila. Ang mga ina ay ehemplo ng pangangalaga, dedikasyon, sakripisyo at walang katapusang pagmamahal. Tulad ng sinabi ng isang ina, walang mga salitang makakapaglarawan sa aking walang pasubaling pag-ibig. Ngunit ipinapahayag ba natin ang ating pasasalamat at taus-pusong damdamin sa ating mga ina sa lahat ng kanilang ginawa para sa atin? At dito nagtatapos ang ating kwento. Nais naming magpasalamat sa mga nagkomento sa istorya ni Andre kahapon. At ang pinaka nagustuhan kong comment ay galing kay Sarah Glodo. At ang aral na kanyang napulot ay iyong huwag kang magtatanim ng galit sa kapwa mo kahit ginawan ka ng hindi maganda. Importanteng huwag kang mananapak ng kapwa. Maraming salamat muli, Sarah Glodo. Ikaw, anong iyong napulot na aral sa kwento ni Laila? Pakilagay ng inyong komento sa ibaba. Bawat kwento ay pipili tayo ng pinakamagandang aral at magkakaroon ng pagkakataon na ma-shoutout sa susunod. Maraming salamat! Kung bago ka pa lang sa channel na ito, at Jane TV, huwag kalimutang pindutin ang notification bell and subscribe button. Sana po hindi naman malaking abala sa inyo ang pagpindot ng subscribe button dahil ang kapalit po nito ay ang pagsuporta para makapag-produce ng mga libreng stories sa mga channels ni Ate Jane. Maraming salamat!